Hello everyone, welcome back to our channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dito dahil sa dito sa hindi inaasahang pangyayari sa Tagaytay, no? At ako man po ay medyo nabalam din dito sa kasalukuyang nasa airport ng Hong Kong pabalik ng Maynila. Bago pa man, nais kong ipahayag sa inyong lahat na if you have some friends who are waiting for the information or update for tomorrow sa classes, no? Mga kababayan, dala ng nangyari po sa Tagaytay ay naapektuhan na rin po ang bahagi ng Metro Manila pati ang Maynila for that matter. May mga report na po sa akin ngayon. Every 10 minutes so meron tayong update about what's happening in Manila. So meron na rin po tayong nararamdamang ash falls, no? So that's why I opted to declare bukas po lahat ng public and private schools sa buong Maynila, all levels, wala pong pasok. Ito po ay isang desisyon na ating gagawin upang makaiwas tayo sa anumang mga posible pang mangyari na hindi natin nakikita. Sabi nga, better safe than sorry. So sa mga bata, sa mga magulang nanonood ngayon, inform nyo na po, please inform everybody, share this message to everyone who is going to school tomorrow, teachers, principals, presidents of schools, faculties, and so on and so forth. Okay? Makisuyo lang ho, ano? Kayo sa loob muna ng inyong mga bahay, mga bata, huwag muna kayo naglalabas. At nananawagan na din ako na mag-ipon na kayo ng mga tubig, mag-igib na ho kayo ng mga malilinis sa tubig. Hindi po natin alam, no, kung ano pa ang mangyayari. Pero kahit po ako ngayon nandito sa Hong Kong, I'm about to go to the country, go home. Na-delayed lang ho kami, hindi kami makasakay dahil wala pang clearance sa Manila. Inactivate ko na rin po ang yung ating center, yung ating evacuation center para kung sakaling kakailanganin ng iba nating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bandang Manila Bay, no? Those who are living in the Bayside, no? Pinare-ready na po natin. A few minutes ago, I asked Chief of Staff Cesar Chavez to activate our evacuation center. Inactivate na rin po ang MDRR mo. Nagpadala po tayo ng konting tulong sa mga kababayan natin dyan sa Cavite at Santa Rosa, Laguna, going to Tagaytay. Nagpadala po tayo ng dalawang team para makatulong. Lalo na yung may mga kailangan ng tubig para i-wash out, no? Mga bumbero. So tinatawagan ko rin lahat if given a chance kung kaya ninyo, no? I think from the messages that I've been receiving, kailangan ng tubig, no? Pang wash out sa mga sasakyan, nabalam, mga na-stock, na punong-puno ng ashfall sa lugar na yon, baka kailanganin nila tayo. So nananawagan ako dahil maraming volunteers, I mean fire volunteers sa Manila. Go to Cavite, go to Santa Rosa, go to Tagaytay, and portion of Batangas. Let us help our neighbors, our fellow men in that area. Nananawagan ako sa mga fire volunteers. Now, sa mga kababayan natin, huwag ko kayo mag-alala, naka-activate na rin po yung ating Manila social welfare. Inform na rin sila na kailangan natin mag-trabaho ngayong gabi. So yung ating mga centers, tapos yung ating mga hospital, pina-activate na rin po natin na high alert po ang lahat ng hospital natin. Baka kasi magkaroon ng maraming mga respiratory
reaction sa mga bata, o lalo na baka magkasakit ang mga bata dito sa sitwasyon ng malikabok na hangin, no? O mas madaling salita, ash falls. So muli sa inyo mga kababayan, ako man, no, ay nababalam ngayon dito sa Hong Kong airport, but rest assured sa mga taga Maynila, no, lahat ng mga ehensya na kakailanganin sa ganitong uri ng sitwasyon ay nakahanda po ang lungsod. At sa mga kababayan natin na nasa Batangas, Cavite, Laguna, ipinagdarasal po namin kayo. Huwag ko kayong magalala. Meron kayong mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. In our own little way, tutulong kami. So muli, mga kababayan, mga bata, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Huwag na kayong lumabas. Huwag na kayong tumambay. Huwag na kayong mag-usyoso. Stay inside the house. Be with your parents, no? Pumasok na lang kayo sa mga magulang ninyo. Tama na muna ang usyoso at antabayanan ninyo ang announcement ng pamahalang nasyonal at pamahalang lokal ng lungsod ng Maynila. And let's pray that our fellow men are safe in that area and us also in Manila to be safe. So for now, ayan po muna ang announcement natin. Okay? Wala pong pasok bukas. All levels, private and public. Mga teachers, mga principals, mga magulang, mga estudyante, please share it to everyone. Okay? Stay calm. Meron pong pamahalang lungsod na kakalinga sa inyo. Basta po, ang panawagan muna namin, mag-ipon kayo ng tubig. O, mag-charge na kayo na mag-charge ng mga baterya ng cellphone ninyo o ng mga flashlights ninyo and so on and so forth. Okay? So muli, sama-sama tayong manalangin na sana sa awa ng Diyos ay huwag nang lumala itong sitwasyon na yan. Pagka-landing na pagka-landing ko po, maya-maya, hopefully, may awa ng Diyos matuloy ang flight namin. I'll be in City Hall as soon as possible. But for now, don't worry. Lahat po ng ahensya ng lokal na pamahalaan o bureau or department ay activated na po yung ating command center and people behind it na magbibigay ng assistance sa atin. So muli po sa inyong lahat mga kababayan, ha? Konting ingat lang po, ha? May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Makaraos din tayo. So magandang gabi po and hope to see you later and God bless you all. Okay? Manila, God first.